Huwag ka nang umiyak, ni Relly Royo Apilado. Tahan na ha, huwag ka nang umiyak. Mga salitang madalas ay maririnig sa isang magulang. Mga salitang pang-alo sa pusong nasasaktan. Pang-aliw din sa mga munting bata na umiiyak kapag hindi nakukuha ang gusto. Sa buhay ng isang tao ay kaakibat na ang luha o pag-iyak. Hindi ito maiiwasan. Amy, Amy, boses ng isang lalaki, ipaghain mo ako, bilisin mo. Si Jess asawa ni Amy. Nagmamadaling naghain si Amy. Nanginginig ang mga kamay habang pinagsisilbihan ang asawang lasing. Nakatayo lang si Amy sa tabi ng asawa, pinagmamasdan niya ito habang kumakain. Asan ang tubig? Nagmadaling kumuha ng tubig si Amy. Ano ba? Punyeta ka. Hinayla sa buhok si Amy at inumpog sa dingding na plywood. Areko. Sigaw ni Amy. Tama na. Tama na. Ngunit hindi pa nagkasya sa paguntog sa dingding, kumuha pa ng sinturon si Jess at sininturon si Amy. Aray. Aray. Palahaw ni Amy na nasaktan ng husto. Ngunit pagtingin niya sa gilid ng kanilang kwarto, nakita niya ang kanyang anak na babae. Nakatingin kay Amy. Naluluha ang mga mata ng batang Monty. Marahil hindi niya maunawaan ang kanyang mga nasaksihan ng gabing iyon. Ano? Iiyak ka na lang ba dyan? Ano? Hindi mo ako ipagkakabit ng kulambo. Bilisin mo. Makakatikim ka na naman sa akin. Biglang iniwan ni Amy ang anak at nagmamadaling pinagkabit ng kulambo ang asawa. Nang nakatulog na si Jess ay niyakap ni Amy ang anak at impit siyang umiyak, binulungan ang anak. Halika na, mahiga ka na. At nang nakatulog ang bata, pumunta si Amy sa kusina at hinugasan ang kinainan ng asawa. Halos hindi na mainto ang kanyang pagluha. Halos walang patid ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Nang natapos niya ang gawain, naupo siya sa isang sulok ng kusina at nag-isip. Naitanong sa sarili, hanggang kailan ang aking pagtitiis? Hanggang kailan ako luluha at masasaktan? Kinabukasan maagang umalis si Jess. Dali-daling kumuha si Amy ng mga damit nilang mag-iina. Tatlo na ang anak nila ng panahon na yon. Mahaba-haba na rin na panahon ng kanyang pagtitiis sa piling ni Jess. Umuwi si Amy at mga anak niya sa kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng dati, muli silang babalik sa kanilang magulong buhay. Habang naglalakad silang mag-iina pa uwi, parang umaalingongaw pa ang boses ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Aba Amy, hindi ganyan ang pag-aasawa na tuwing mag-aaway kayo, mag-aalsabalutan kayo. Bumalik kayo sa bahay nyo. Magtiis ka. Tiisin mo lahat alang-alang sa nga anak nyo. Ingatan mong hindi maging produkto ng broken family ang mga anak nyo. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magtiis ka. Lalong napahagulgol si Amy. Tinatanong ang sarili, bakit ganun ni hindi man lang siya kampihan ng kanyang mga magulang at mga kapatid? Habang humahagulhol si Amy ay nakatingin lang ang mga anak. Ang anak niyang babae ang nagsalita. Nanay, huwag ka nang umiyak ha. Huwag na rin tayong pupunta kina Lola kasi ayaw nila sa atin. Lalong napahagulhol sa pag-iyak si Amy. Nadatnan nila si Jess may mga kainuman. Maaga pa ay kasama na ang mga barkada. O ano, bakit kayo bumalik sabay, tawa na nang iinis? Tahimik lang si Amy, pumasok na silang mag-iina sa loob ng kanilang bahay. Hoy Amy, dalhan mo kami ng mapulutin dito. Sumagot si Amy, ulam na lang ng mga anak mo itong natirang ulam. Biglang tumayo si Jess at hinawakan sa buhok si Amy. Talagang ipinapahiya mo ako sa mga barkada ko ha. At sinampal niya ito ng ubod lakas. Halos mawala ng ulirat si Amy sa lakas ng sampal ni Jess. Walang lumabas na boses kay Amy. Maliban sa mga luhang sunod-sunod ang pagpatak. Gaya ng nakaugalian na ni Jess pag nolising kailangang hainan at bantayan siya ni Amy habang kumakain. Ipaghanda ng higaan at kabitan ng kulambo. Ngunit habang tumatagal ang pagsasama nila, pinag-aralan ni Amy ang uminom na rin ng alak. Gusto niyang lumakas ang kanyang loob upang makalaban siya sa bird-ugong asawa. Manhid na ang katawan ni Amy sa bagbog ni Jess. Hanggang sa pariho na silang naglalasing. Ngunit gaano na lang ang lakas ng isang lasing na babae kung ikumpara sa lakas ng elsang lalaki na bato-bato ang katawan. Halos puro pasa ang inabot ni Amy. Kahit man nagkapasa-pasa, lalong tumapang ang kalooban ni Amy. Marunong na siyang lumaban. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, parang impyerno ang nakakalakihan nilang pamilya. Walang pinipiling oras ang kanilang mga magulang. Walang kapayapaan. Ang tatlong anak ay nadagdagan pa. Lahat sila ay bunga ng kalasinggan at hindi naging bunga ng pagmamahalan. Puro natanim ng galit at puot ang mga puso ng mga anak nila.
Isang umaga habang ginagamot ni Amy ang mga bukol at pasa, mga latay ng sinturon sa bin, lumapit ang anak niyang babae na 10 taong gulang na. Tumingin sa mukha ni Amy. Sabay sabing, "Nanay, lahat ba ng mga tatay ganyan ang ginagawa sa nga asawa nila? Kailangan ba talagang bugbugin ka ni tatay at lagyan ng bukol at mga pasa ng paulit-ulit? Kailangan bang magkaroon ka talaga ng mga latay ng sinturon? Bakit ganon? Kung ikaw ang tatanungin ng bata, ano ba ang isasagot nyo sa kanya? Ano ba ang masasabi nyo kay Jess at kay Amy? Paki-comment na inyong sagot. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki subscribe na rin po, i-like mo na rin at i-share, pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.